Yan, hello guys. Good afternoon guys. Eh, na tagal-tagal na tayo hindi nakapag-upload ng video guys kasi nagka-problema kami mag-asawa guys at sa mga kapatid niya guys. Naalala niyo pa yung guys yung ano guys yung si Manasan pa yung araw ng ano basta minatay nasa amin si Manasan pa eh kita-kita silang apat na magkapatid guys yung apat na lalaki na umuman at saka itong asawa ko na damay sa mga kaguluhan na na ano wala nang magawa yung kapatid ano balak masaktan yung mga bata ya, hindi ko masaktan yung mga bata hindi ko nga masaktan asawa ko tapos ana niya pa ng palo yung mga bata hindi pwede yun kasi kasi hindi naman siya nag siya nga nagpapakain siya nag yung dati kami na yung dati siya siya nagpakain sa mga bata pero hindi naman ganun nasaktan niya nang bigla na parang maka ano sa bata maka utos sa bata ganun hindi naman pwede yun guys kaya umalis kami mag-asawa guys dito kami nakitira muna sa tiyahin niya daming dinaanan ko guys nawalan pa ako ng trabaho tumigil trabaho namin may problema na ako sa basaan ako to kung paano ano pumapayat na sa wala na masyadong kain madidi buti sa nanay mismo dumididi nakita na trabaho kami sa tiyahin na guys bibigyan kami ng bigas tapos magpagawa sa atin sa ano mga repair lang sa mga bahay guys bigas minsan bibigyan kami ng pera yung hindi naman ayun mo guys hindi naman permanente guys isang araw dalawang araw tapos na ayun tapos may dumating na dalawang matanda na gustong magpaaral sa mga bata pero kasama ako kasama kami mag-asawa eh nag-ano ako na ako muna mauna doon kasi wala akong trabaho tapos gusto ko rin yung ano yung ugali ng dalawang matanda guys eh. Sa farm pala yun guys eh kahit ngayon andun na ako just unang araw pa lang guys gabi na alas 12 ng gabi na ako natapos trabaho unang araw ko pa lang yun 12 ng gabi na ako natapos ng trabaho bubuhat ng uling bubuhat kami ng uling guys kinabukasan buhatan naman ng uling tapos dun sabi ng matanda gawa daw ako ng ano gawa daw ako ng bahay namin dito ko ano guys tapos iba-iba yung ugali ng matanda guys bago-bago tapos yung pala yung ano pala ng pinapakita pala ng dati niyang mga tauhan tapos binabawalan niya ako guys maglabas-labas guys sabi pa niya bawal daw maglabas-labas siyempre guys hindi ko na maiwasan na hindi ako umano guys kasi gusto kong ako number one guys nagsisigarilyo ako hindi ko talaga mawala-wala sigarilyo ko tapos guys nung pumunta kami nung lumabas ako dami kong narinig na chismis dun sa matanda dun kaya ayaw pala ako palabasin ng matanda
ayaw niya pala malaman na kung gaano sa kasungit pala, kung gaano siya kaano. Kaya sabi ng mga nagtitinda doon, "Ang malas mo kuya, diyan ka diyan daw ako pumunta sa masungit." Niya, walang natatagal diyan sa babae, sa matanda, dalawang matanda na 'yan. Sabi ko pa naman sarili ko na, "Ay, okay naman 'yun kasi tinry ko muna yung bago dalhin dito mga bata. Tinry ko muna yung ugali na ano, yung dalawang matanda." Siyempre, hindi naman ako guys magninigurado kung hindi ko muna itry guys. Yun, nalaman ko ugali yung matanda. Ito siyempre, nagtatrabaho ako habang wala sila. Hinahanapan ako ng gawa guys. Wala na. Siyempre bago pa lang ako guys. Hindi ko pa alam ang mga ano. Siyempre nag-ano pa lang ako sa kanila ng anong gawin. Yun. Nagalit sa akin guys nga bakit daw nagpatubig lang daw ako buong maghapon. Hindi pa nga ako tapos guys na magsalita. Yun na yung sinabi niya sa akin. Patubig buong maghapon. Nagano pa nga ako, naggawa pa nga ako ng kubo namin, ang bahay namin na para malipatan. Doon na guys, nagano ng isip ko guys na ibang ugali pala tong babae na to. Ayun, ko nagpakiya ko guys, kasi hindi ako talaga makatagal guys eh. Kahit sino, hindi man talaga makatagal. Totoo man pala yung tinidismiss ng mga tindahan doon. Mga kapitbahay doon na wala daw tumatagal, umalis ako guys. Ngayon dito na ako sa pamilya ko. Mga higit isang linggo din ako doon guys sa kanila. Ito kasi nag-text naman yung forma namin na matrabaho na daw kami. Sana nga tuloy na trabaho namin tsaka hindi na magutuman ng pamilya ko kasi hirap talaga guys. Kahit na paaralin pa yung dalawang matanda yung mga anak ko, kung ganun lang yung ugali ng dalawang matanda, mas mabuti na hindi lang namin ibigay ang siksik namin sarili dun sa dalawang masungit na yan kasi hirap din guys. Nagpapaaral nga pero hindi na umano guys, baka sa huli pag bilangan tayo ng ginastos nila, hirap din yun. Kaya iniwas na ako guys. Yeah. Kahit na kung ano lang manong makaya namin na paaral ang mga bata, okay na yung salamatan nila yun. Dyan lang po muna tayo guys kasi nung nakaraan daming problema nang yari sa buhay naming mag-asawa guys. Eh ngayon nakitira lang kami dito sa tiyahe ni Mrs. Kaya dito lang muna kami pagsamantal habang wala kaming malilipatan pang iba. Sige guys, salamat po sa panonood guys. Ito na po yung baby namin guys oh. Laki na. Malaki na guys oh. Malaki ng baby namin. Malaki na. Kagat, grabe mga gat. Sige guys, salamat guys.